Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Pag-usapan natin ngayong gabi mga katropa yung panukalang batas ni Senator Grace po na ang Bill number 966 o yung huwag pagbibigay ng mga assignments, homework or takdang aralin sa ating mga estudyante mula kinder hanggang grade 12 or yung ating primary to secondary students. Saklaw po nito yung public and private schools dyan sa atin sa Pilipinas. So, bago po yan mga kaibigan, babati po muna ako, mga katropa ko sa Pilipinas. Magandang gabi po at sa mga naandito sa Hong Kong, ganun din po kasi pareho lang tayo ng oras. At sa mga kababayan ko sa iba't ibang sulok ng mundo, magandang tanghali, umaga, or gabi po sa inyong lahat. So, ito nga, pagkwentuhan natin yung panukalang batas ni Senator Grace po na huwag nga pong bigyan ng mga homeworks yung ating minamahal na estudyante mula kinder hanggang grade 12. Kasi, sabi daw po niya o yung proposal po niya ay binibigyan daw po ng protection o yung kapakanan daw po ng mga teachers at ating mga estudyante na sa oras sa araw at oras ng Sabado at Linggo ay mailayo yung kanilang isipan mula sa loob ng school o yung kanilang mentality ay magkaroon ng kapanatagan o katiwasayan dahil ang araw daw po ng Sabado at Linggo ay para sa pamilya, bonding o yung makapagsaya, makapag-enjoy yung ating mga teachers at estudyante. So, naroon na po tayo. Alam po natin yan. Tuwing Sabado at Linggo, dapat naman talaga bonding para sa pamilya at makapagsaya ang ating mga teachers at ang ating mga kabataan. So, pero alam naman po natin na kailangan ng mga bata na merong mga homework or takdang aralin sa bahay na pag lumabas sila ng paaralan ay madadala pa rin nila yung pag-aaral sa labas ng bahay kasi hindi po lahat ng estudyante ay matalino. Hindi po lahat ng estudyante ay may kusang palo o yung kusang loob ba na magbubuklat ng libro para lang makasunod sa mga lectures sa school. So, kaya nga po, bilang isang magulang na merong tatlong estudyante, hindi po talaga ako, tumututol po ako sa batas na yun at sana po wag maipatupad kasi alam po natin yung quality of education sa Pilipinas, lalong-lalo na pasintabi po sa lahat ng public schools sa Pilipinas dahil alam ko lahat ng teachers ay magagaling. Lahat po ng teachers ay ginagawa ang paraan kasi ako po, meron po ako mga kapatid, may mga kapatid po akong teachers na talagang sig-sig po talaga yung kanilang dedikasyon sa pagtuturo sa mga ating mga estudyante. Pero alam naman po natin yung quality of education sa Pilipinas. Nasa third world country po tayo. Alam po natin yung quality of education sa Pilipinas na kung babawasan pa po natin yung mga homeworks o yung mga aralin ng bata sa bahay ay maapektuhan po nito yung quality of education o yung edukasyon o yung tamang edukasyon na dapat ay nakukuha ng ating mga estudyante. Dahil alam po natin yung kahalagahan ng homework, ito po yung disiplina, sense of responsibility, at yung advancement ng ating mga kaalaman, advanced na kaalaman ng ating mga anak sa mga susunod na lesson sa school. O di naman po kaya ay nare-review nila yung kanilang pinag-aaralan sa loob ng paaralan. Dahil, uulitin ko po, dahil ako, meron din po akong mga anak. Hindi po lahat ng anak ko ay matalino. Hindi po lahat ng estudyante at bata ay katalinuhan. Kailangan po talaga na merong assignment yung mga bata sa bahay para po na napupush sila
or nagkakaroon sila ng focus sa pag-aaral nila na hindi yung pag-araw ng Sabado at Linggo ang pasintabi na po. Kasi alam po natin ang henerasyon ngayon, naandyan po yung iba't ibang teknolohiya. Gugustuhin po ba natin na yung mga bata natin, alin po kayong mga magulang, papiliin po kayo saan nyo po gustong malibang yung mga anak ninyo tuwing araw ng Sabado at Linggo na wala sila sa loob ng paaralan. Gustuhin po ba ninyo na maghapon na lang yung anak ninyo ay naglalaro, nanonood ng TV, at nagsi-cellphone, nagta-tablet, naglalaro ng kung ano-ano, nagpi-Facebook. Alam nyo po, maliliit na bata ngayon, marunong na mag-Facebook. Open ang, hindi po sa lahat ng oras na babantayan at natitingnan natin yung ating mga anak. Gugustuhin po ba ninyo na ganun yung maging 2 days na cycle ng inyong anak? Kasi hindi naman po lahat ng magulang, hindi po lahat ng pamilya ay laging nagbabanding tuwing araw ng Sabado dahil mahirap ang buhay na kailangan talaga merong mga magulang na kailangang magkumayod, kumayod ng kumayod kahit araw ng Sabado at Linggo. Hindi po lahat ng bata ay nababantayan. So, dahil po hindi lahat ng bata ay nababantayan, merong mga magulang na hindi na nila natututukan yung pag-aaral ng kanilang mga anak. So kung meron pong assignment sa pagdating ng Sabado at Linggo, yung mga bata, nagkakaroon sila ng sense of responsibility na meron pala akong, kahit naglalaro po yan, naglulundag maghapon, nag-TV, nagta-tablet, nagse-cellphone yung bata, maipapasok sa utak niya na meron pala akong assignment. May binigay pala si ma'am na assignment sa akin na kailangan kong tapusin kasi kailangan ito sa Lunes o kailangan ito sa araw ng Martes. Alam niyo po, yung mga assignments na ibinibigay ng ating mga mahal na teachers ay yan po yung advance na leksyon na dapat ituturo nila na sa araw ng Lunes or Martes. Kasi alam nyo po, hindi naman lahat ng bata ay nakaka-pick up kaagad o yung pinuturo ng mga teachers ay mabilis pumasok sa utak ng bata. Hindi naman po siguro magandang tingnan na habang nagli-leksyon ang teacher sa blackboard, daldal ng daldal ang teachers, ay merong mga bata na hindi nila naiintindihan yung itinuturo ng mga teachers. So, mas maganda po na meron silang homework o takdang aralin sa bahay kasi napag-aaralan nila ng mas maaga yung mga lesson na ituturo sa kanila sa mga susunod na araw. Hindi po ba mas maganda at mas matutuwa kaming mga magulang na may dagdag or may advance na kaalaman yung aming mga anak? At saka, wag po ninyong sasabihin na nawawala ng naapektuhan yung mental health ng mga bata, yung kanilang paglaki, yung social capacity nila na pag naimbis na maglalaro yung mga bata, nagbabanding yung mga magulang. Alam nyo po yung 2 oras, 3 oras na assignments ng mga bata sa araw ng Sabado at Linggo ay hindi po yan kawalan sa oras na dapat ay nagsasaya sila, naglalaro at ini-enjoy nila yung kabataan nila. Minsan nagiging banding pa yan ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kasi ako, pag oras na nasa Pilipinas ako, talagang pag may assignment po yung mga anak ko sa bahay, tinututukan ko po yan sila, tinuturuan ko po sila. Dahil hindi naman po ganun katatalino yung mga anak ko na alam nila lahat ng bagay na pinag-aaralan nila. So, kailangang gabayan ko sila sa loob ng bahay dahil kaya nga binigyan ng assignment ng mga teachers yung ating mga anak ay para ma-involve din yung magulang sa pag-aaral ng ating mga anak. Hindi po ba? Hindi at hindi po totoo yung mga sinasabi na ang takdang aralin or assignment ng mga bata ay magulang daw po yung gumagawa. Hindi po totoo yun. Kami po ay nagtuturo lamang sa aming mga anak kung ano yung dapat gawin nila dahil hindi po lahat ng mga bata ay magagaling. Pasintabi po, aminin na po natin kasi ako nung magsimula po yung mamaliliit ko talaga, medyo slow learner po sila na kailangan ko po talaga silang tutukan. Hindi katulad po nung panganay ko na talagang medyo advanced po yung kanyang utak. Sabihin na natin may katalinuhan. So, kailangan po talaga, ako po bilang magulang,
bilang magulang na may tatlong estudyante, against po ako dun sa propose o panukalang batas na inihain po na Senator Grace po sa Senado. Mawalang galang na po, Senator. Hindi po ba dating teacher po kayo bago po kayo tumakbo sa posisyon ninyo? Bakit po kaya naisipan ninyo ang propose bill na ito? Diba? Alam nyo po kung ano yung mga nararapat sa ating mga estudyante dahil naging teachers po kayo. Sabi nga po ng Teachers Dignity Coalition sa ating bansa ay will train yung ating mga teachers. So, hindi po totoong medyo na naapakan yung kanilang kapakanan na magkaroon ng quality time sa kanilang mga pamilya. Kasi, kaligayahan po yan ng mga ating mga teachers kasi karaniwan po sa ating mga teachers ay dedicated teachers po sila. Na hindi lang basta nagturo sila dahil lang kailangan nila ng pera, kailangan ng trabaho. Calling po para sa kanila ang maging teachers, magturo sa mga bata dahil kasiyahan po nila yan. At yung ating mga estudyante, huwag niyo pong sabihin na naapektuhan sila dahil dahil sa mga assignments nila na ginagawa nila pagdating ng araw ng Linggo at Sabado. At tama naman po yung sinabi ni Senator Grace po na pag weekdays o yung araw na merong pasok, Monday to Friday, ang maging minimal or limited yung assignments ng mga bata kasi, 'di ba, halos maghapon na silang nasa paaralan. So dapat pagdating sa bahay kasi pagod na yung ating mga estudyante sa loob ng school, pagdating sa bahay ay okay lang po na limited yung assignments ng mga bata. Pero yung tanggalin yung homework or assignments, takdang aralin kung tawagin sa Tagalog, pag-araw ng Sabado at Linggo, ang big no po ako dyan. Bilang isang magulang na merong isang anak, mas gugustuhin ko na po na 4 hours in Saturday or Sunday na nakakapag-aral yung aking mga anak kesa po mababad sila sa paglalaro, panunood ng TV, at alam nyo na po ang teknolohiya ngayon. Usong-uso ang mga gadgets. Hindi po kahit sinong magulang ay hindi po gugustuhin ang maadik yung ating mga estudyante sa mga gadgets dahil wala silang homework. Yung kanilang utak ay hindi nakafocus sa kanilang pag-aaral na aaraw ng Sabado at Linggo ngayon. Free kami na wala kaming dapat gawin. So, bilang isang magulang, uulitin ko po, against po ako sa proposal na yan eh. Senator Grace po sa Senado at sa proposal din. Kasi meron kaparehong batas po na inihain din sa Kongreso. The Kongreso itong si Representative Alfred Vargas. Alam na, kilala nyo po si Representative Vargas kasi isa po siyang artista. So, tataposin ko na po, bilang isang magulang, ano ang opinion ninyo? Bilang mga teachers, anong opinion ninyo? So, kung meron po kayong opinion or suggestion, please, mag-comment po kayo sa comment box dyan sa aking section sa ibaba. So, sa mga nakapanood po nito, kung nagustuhan po ninyo yung aking channel, please subscribe to my YouTube channel, like and share na rin po. Maraming salamat po.